Hi guys! Welcome back to my channel. Melissa Migrino po. Nagluto po tayo ng ginataang bilo-bilo. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, subscribe naman po kayo dyan. Click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo sa aking susunod na videos. Ito pala yung mga sangkap sa pagluto ng ating ginataang bilo-bilo. Meron tayong kamote. Tatlong kulay po siya. Meron din po tayong saging na saba. At meron tayong langka. Sago at yung ating gata. Ito po yung unang piga, ito po yung pangalawa. Meron tayong asukal. Asukal po na puti yung ginagamit ko. Meron din po tayong glutinous rice. Ito po yung gagawin nating sago na puti, yung malagkit. Ito guys, yung ginagawa natin bilo-bilo na puti, yung glutinous rice. Magtitira tayo ng konti kasi magagawa rin tayo pampalapot mamaya doon sa sabaw para malapot siya. Ayan, tansyahin lang natin yung tubig. Konti-konti lang lagay ng tubig. Malinis naman yung kamay ko, naghugas ako. Kasi kailangan tong kamayin eh. Kailangan natin kamayin para maano natin agad. Ayan ang ginagamit ko talaga. Pang palapot. Tsaka yun sa bilo-bilo na puti. Yung malagkit. Ito rin pala guys yung ginagawa nating palitaw saka sapin-sapin. Ano kasi ito eh, malagkit na bigas. Kaya tansyahin lang natin yung tubig hanggang sa makuha natin na malapot na siya. Tapos bibilogin natin. Guys, so yung ganito na yung texture niya. Para na siyang nagdudo. Yan. Hahanapin nyo yung ganyan. Kaya kailangan konting-konting tubig lang lagi. Di bali magdagdag ka ng magdagdag kesa masobra. Di bali sana kung meron ka pang extra nito, madadagdagan mo. Ayan, ganyan na siya. Kalabasan. Tsaka natin ibibilog mamaya yan. Ayan guys, bibilogan lang natin ng ganyan. Ayan, ganyan kalaki. Depende sa inyo kung anong gusto nyong kalaki. Tansya-tansya lang. Ayan. Ganyan ang pagganan niyan bilog. Ayan, tinatawag na ano, bilo-bilo. Masarap kasi ito eh, malagkit eh. Yan talaga ang kukumpleto sa ating ginatan. Ito namang isa guys, nagtira ako, idea ko lang to. Nilalagyan ko siya ng food color na violet para may ibang kulay siya. Para may kulay violet yung ating ano, sago. Yan. Imasa mo lang ng violet hanggang sa mag-violet siya. Ayan. Ayan guys, violet na siya. Ganon din ang gagawin nyo. Iikot nyo lang ng ganon. Gaya sa isa. Ayan. Depende yan talaga kung gano'ng gusto nyong kalaki. O kasi ganito ako magano eh. Ginatan eh. Para may ibang kulay. Yung ating bilo-bilo. Ayan. Hanggang matapos. So guys, pakulo na natin yung pangalawang piga. Nagata natin kanina. Para kumukulo na siya. Saan natin yung apoy. Ayan, takpan natin para kumulo. Ayan guys, pag kumulo na siya, gaya niyan. Ito, isa pang tips. Naglalagay ako ng konting asin lang. Para hindi mauumay yung mga kakain sa tamis. Tapos haluin lang natin ng konti. Ayan. Para matunaw lang yung asin. Susunod na natin yung asukal. 3 cups na asukal. Depende sa inyo. Kung gano'ng katamis. 2. Ayan, 3 cups. Magdagdag na lang tayo pagka matabang. Ayan, aluin uli natin hanggang matunaw yung asukal natin. Hindi siya dumikit. Maaari kasi masunog yung ilalim yan eh. Pag hindi nyo inano. Hinalo. Yan, halo lang.
Ayan. Pag natunaw na yung asukal, i-add na natin yung ating mga kamote. Ayan guys, yung kamote natin, ang ganda. Tatlong kulay yan siya. Ayan. Add lang natin yan lahat. Tayin uli natin kumulo. Mga ilang minuto, pakuluin lang natin. Ayan, guys, natin. I-check na natin. Kumulo na siya. Ayan. I-add na natin yung iba. So, ilagay na natin itong ano natin. Yung ating langka. Para maluto na siya. Bumango. Tsaka yung ating sago. Ayan. Ating sago. Haluin natin ng konti. Sunod na natin yung ating saging. Ayan. Ang piga kaninang gata. Ayan. Pwede na natin yan samasamahin. Ayan. Haluin lang ng konti. Ayan. Ang ganda ng kulay niya, oh. Pakuluin pa natin siya. Takpan muna natin ng ilang uling minuto. Yan guys, buksan na natin. Check natin. Yan. Haluin natin ng konti. Wow, ang bango niya. Ang ganda ng kulay. Yan, pag ganyan na siya, malapit na rin, ilagay na natin ito. Ang ginawa natin kaninang mga bilo-bilo. Yan. Ganyan lang paglagay para hindi sila magdikit-dikit. Madali lang naman tumaluto eh. Ayan. Ito yung nagpapasarap eh. Pag kumakain ako ng ginataang bilo-bilo guys, gusto ko yung ano eh. Kulay puti siya, yung sabaw niya. Ayoko nung violet na may kulay. Mas gusto ko yung puti. Pero yung ginawa natin kanina gaya nito, hindi naman siya magkukulay. Violet yung sabaw. Nandyan lang siya makulay. Yan. Sa bilo-bilo lang siya, hindi siya magkukulay. Violet yung sabaw. Yan, idea ko lang yan para ano. May kakaibang kulay yung ating bilo-bilo. Sarap din kasi yung may ibang kulay. Yan. Tapos i-add na rin natin yung ginawa ko kanina, yung natira kaninang glutinous rice ito. Inaluha ko lang siya ng tubig. Ito yung pampalapot niya. Para malapot yung ating ano, bilo-bilo yan. I-add mo na rin yan. Yan. Tapos haluin lang natin ng konti. Yan. Para hindi magdikit yung ano. Kita mo, luto na siya agad. Yan. Ganda ng kulay niya. Ang bango niya. Kasi yung langka, nagpapabango talaga. Yan, sarap ng ating ginatan. Favorite ko yan, niluluto ng nanay ko nung bata kami. Lalo na pag mahal na araw. Yan, favorite ko talaga yan. Sarap na sarap ako sa niluluto ng nanay ko. Yan. Takpan lang natin siya na ilang minuto. Malapit na yan. Yan guys, check na natin. Yan, luto na yan siya. Ang bango. Yan. Tignan mo, hindi siya nagkulay violet yung sabaw. Doon lang talaga siya violet. Oh. Ang ganda niyang tignan. Yan. Yan, luto na to. Pwede na natin i-serve, kainin. Yan.